Magsitayo po ang lahat. Halina Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, pagindapatin mong sumikat sa amin ang bagong liwanag. Siya nawang isinilang ng mahal na birhen sa kanyang pagiging di na iba sa amin, ay mapagindapat na kami ay makapiling sa kanyang paghaharing walang maliw. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na aayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito.
Ang lahat ng gawaing hindi matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring anhin ng Diablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon, purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Pagsitayo po ang lahat. Isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may kasalan sa Kana, Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan,
ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Dooy may anim na tapayan. Ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggat 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. At pinuno nga nila hanggang sa labi. Pagkatapos, sinabi niya, sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nang galing iyon. Bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya't tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masasarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Cana Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsuupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ito po ang nasabi ni Maria sa mga naglilingkod sa kasalan sa Cana nang maubusan sila ng alak na ipapainom o iyahain sa mga tao. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Kung tutuusin, imbitado lang naman si Maria at si Jesus. Ganon din yung mga alagad ni Jesus. Imbitado lang sila sa kasalan. Hindi sa kanila ang piging. Hindi sila ang naghanda. Pero ganun na lang ang malasakit ni Maria sa ikinasal. Ayaw niyang mapahiya ang ikinasal sa pinaka-importanteng araw nila. Isipin na lang natin na ubusan ng pagkain ang isang handaan. Kasalan man yan o birthday. Hindi ba nakakahiya iyon para sa naghanda? Nakakahiya iyon para sa nagdiriwang? Kaya nga si Maria, hindi niya ito hinayaang mangyari. Siya na mismo ang nagkusa. Siya na mismo ang namagitan para sa ikinasal patungo kay Jesus. Si Maria na ang humiling kay Jesus para sa ikinasal. Pero gaya ng sinabi ni Maria, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Kung minsan,
nangyayari sa atin, sa ating mga buhay, na tayo rin kinakapos, nangangailangan o nagigipit. Hindi po ba? Sino po ba dito ang kapos ngayon, taas ang kamay? Sino pong nangangailangan, taas ang kamay? Sino ang gipit, taas ang kamay? Hindi ba? Parang tayo yung ikinasal, nangangailangan, kapos, gipit. Yung hindi mo alam kung saan ka hahagilap, hindi mo alam kung saan ka huhugot, wala tayong mapagkunan. Pero pinapabulaanan ito ng ating ebanghelyo dahil hindi totoong wala tayong malalapitan. Hindi totoong wala tayong mapaghuhugutan. Hindi totoong wala tayong mahihingan. Dahil andyan ang poong Jesus Nazareno. Kaya tayo nandito ngayon, dumadayo, nakikipagsiksikan, nagsasakripisyo. Dahil alam natin na meron tayong poong Jesus Nazareno. Kasama ng tulong at pamamagitan sa atin ni Maria, hindi lang niya tayo bibigyan, kundi ang ibibigay sa atin ay ang the best para sa atin. Gaya nung alak na ibinigay ni Jesus, hindi lang basta ordinaryong alak, kundi the best na alak. Pero may kondisyon. May kondisyon sa atin ang mahal na ina. Ang sabi niya, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Madalas, naiiwan lang tayo sa hingi. Gusto lang natin hingi. Paghingian, andyan tayo. Ang bilis natin, pero kapag may dapat nang gawin, nawawala tayo. Hingi ng kailangan o kagalingan, pero ayaw tumigil sa bisyo. Hingi ng kabuhayan, pero ayaw magsipag at ayaw magtrabaho. Hingi ng magandang buhay, pero puro naman ilegal ang ginagawa. Hingi ng mabuting asawa, pero lolokohin. Mga kapatid, pinapakita sa atin ng ating ebanghelyo, hindi lang puro hingi. Dahil gaya ng sinabi ni San Juan sa ating unang pagbasa, ibibigay sa atin ng ating Diyos ang anumang ating hilingin, basta ito ay nararapat sa atin. Pero gaya ng sabi ni Maria, meron tayong kailangan at dapat gawin. Ito ang sundin ang poong Jesus Nazareno. Yung milagro sa kasalan sa Kana, iyon ang unang milagro na ipinakita ng ating poong Jesus Nazareno. Ngayong 2023, ngayong kapistahan ng poong Jesus Nazareno, nawa ang ating mga hihilingin, ang ating mga hihingin, ang ating mga ipagdadasal, nawa ito ang maging unang milagro sa atin ngayong bagong taon. Mga kapatid, ang mensahe sa atin ng ating ebanghelyo, sa ating kakulangan,
meron tayong Diyos na malalapitan. Pero huwag ka lang basta manghingi dahil mayroon tayong dapat gawin. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nagtitiwala at makakaasa tayo ng habag na katulad ng ipinakita ni Jesus sa mga bagong kasal sa Kana sa Galilea. Manalangin tayo sa Ama na nasa langit. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, puspusin mo kami ng iyong mga biyaya. Ama, puspusin mo kami ng iyong mga biyaya. Ang simbahan, naway, laging ibigay ang pinakamagaling mula sa Kanya kung paanong ibinigay ni Jesus ang pinakamasarap na alak sa mga bagong kasal. Manalangin tayo. Ama, puspusin mo kami ng iyong mga biyaya. Ang mga magkasintahang nagbabalak magpakasal, naway, lumapit kay Jesus upang patatagin ang kanilang pagsasama. Manalangin tayo. Ama, puspusin mo kami ng iyong mga biyaya. Ang mga mag-asawang wala ng sigla ang pagsasama, naway, muling papag-alabi ng pag-ibig sa isa't isa ng presensya ni Jesus na siyang pinagmumula ng lahat ng pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, puspusin mo kami ng iyong mga biyaya. Ang mga may sakit, naway, makaranas ng nagpapagaling na kapangyarihan ng pag-ibig ni Jesus sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, puspusin mo kami ng iyong mga biyaya. Ang mga namatay kay Kristo, naway magtamasa ng kanyang walang hanggang pagpiging sa langit. Manalangin tayo. Ama, puspusin mo kami ng iyong mga biyaya. Meron tayong Diyos na malalapitan, kaya't sa katahimikan ating ilapit sa Kanya ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, puspusin mo kami ng iyong mga biyaya. Diyos naming Ama, hinihiling namin na dinggin mo ang aming mga panalangin na binibigkas man o hindi upang maranasan namin ang magiliw at mapagmahal na presensya ng iyong anak sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagalob mong aming maihain ng aming mga alay ang iyong kadakilaan
at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayong naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng katanggap na banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo, lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo.
ikaw ang tanging buhay ko. Batid ko nga at natanto sa kasulatan yung turo pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Yung pagligtas ihahayag hanggang sa dulo ng dagat. Pagtulong mo, pusong dalisay, aking ikakalat. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Kayamanan.
kung ika'y mapasakit. Lahat ng nga ay kakantin sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pagdaralita, pagdalim ay aking sumpa. Available pa rin po ang ating 2023 calendar. Sa mga nais bumili, mangyaring magpunta lamang sa finance office, ito po ay nagkakahalaga ng 60 pesos. Bukas ang finance office tuwing Linggo 7 a.m. to 7 p.m., tuwing Lunes hanggang Sabado 8 a.m. to 5 p.m. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong banal na piging ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendesyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsipo muna ang lahat.